Hello guys, so welcome back to me, to my channel, to my podcast. It's Clay Ramiro. So ang tagal din bago ko bumalik dito sa YouTube channel ko and sa pagpo-podcast. It's been a long time that I am doing this my podcast again. Kasi sobrang busy ko. As in, hindi na ako ano ngayon. Hindi lang basta business maker. May trabaho na din. And so, ayun nga. And guys, I just want to konti lang naman na i-share sa inyo. That, yun nga, share. Speaking of share, nakikita nga naman sa title ng aking podcast or ng sisi, share, overshare. Yan. And ano yung low-key or pagiging private, di ba? So, sa mga judge mo, hindi yata uso sa kanila yun. O yung pagiging private and low-key. Hindi naman lahat, no? Yung mga iba lang. Kasi, ang dami kasi ngayon, guys, lalo na sa mga taong, hindi na makontrol yung nararamdaman nila. Basta, yung bibig din nila. Basta, gusto lang nilang din sabihin, yung kung ano yung, yung mga nasa sa loobin nila. Yan. Kasi syempre para, alam mo yun, ilalabas lahat na makuha ano yung nararamdaman, yung para wag magkimkim, or ano, but, may mali din pala sa ano yun, sa ganung klaseng pamamaraan. Or ganung habit. Kasi, maaring sa ibang tao o mga tao na sasabihin mo na kung ano man ng life experiences mo, ganyan, struggles mo sa buhay, or yung mga update mo sa buhay, ganyan, yung mga nangyayari sa'yo, pwedeng nami-misinterpret nila, na-judge ka nila, pwede rin ma-brainwash ka, sulsulan, kung ano-ano hindi maganda, na magiging pangit din yung balik sa'yo. At pwede rin mag-cause sa'yo ng mental health problem din. O makasira sa inner peace mo. Yun. Kasi as I experienced lately, and sa mga nakakaran kong experience din sa buhay, mga months ago, ganyan. And, yeah, recent. Ang dami nangyari sa buhay ko, guys, mula nung hindi ako nag-podcast. So, hindi ko na sasabihin lahat nga, no, kasi nga wag masyadong overshare, diba? So, stay low-key and private lang. But, I just want to give some advice and tips, no? Na careful not to share everything. And, not everyone has to know about your life or your important matters sa buhay mo. Yun. Kasi, pwedeng makasira yon sa buhay mo, sa pananaw mo sa buhay mo, sa relasyon mo sa kung sino mang taong to, ganyan, mapa-jowa, or kaibigan, ganyan, or pwedeng, alam mo yun yung maghalimbawa, lalo na kung meron kang malaking circle or small circle. Kahit sa small circle nga ng ano mo eh, nagkakaproblema pa din. Kasi kung halimbawa, kakilala nung pinagkiran mo yung
yung taong yun na sinabihan niya, ganyan, nasiraan ka pa, or behind your back, pinag-uusapan ka na hindi maganda, ay, ganun pala yung ano na ngayon, ganyan-ganyan. Diba, ang pangit. Ay, ganun pala siya. O, diba, ang sakit. Parang, wow. Yung, oh my gosh. Parang ano, nagiging pangit yung reputation mo, yung image mo, yung personality mo sa iba. Diba? It's wrong, especially sa, yun nga, sa relationship din. Do not trust masyado, or kung pwede nga lang, wag ka na magtiwala. Sa kahit na, itago mo na lang yan, ano, private na lang, low-key na lang tayo, kasi, lalo na ngayon, sa relationship, maraming pwedeng makialam, makisawsaw, manghimasok, pumangit yung relasyon nyo, diba, ganyan, tuturuan ka pa naman hindi maganda, or may sasabihin sa yung mga hindi maganda, tungkol sa iyo at sa kung sino man yung ano mo, gaya nung sa akin. Ayan, buhay pa naman kayo, guys. Sorry. Katulad nga sa akin, na ang sakit sa part ko na yung jowa ko ay na-judge ng ilang kaibigan ko. So, I'm trying to, wala namang ginagawa masama sa akin tong taong to. Actually, I have a new jowa na sobrang layo sa dati kong, yun, sobrang layo. Kasi tong taong to, nakilala ko lang din online, but, yes, online, yes. So, yung ex ko na foreigner, natagalan ko ng 3 years, mahigit, kalahin niyo. Pinagtsagaan ko ng 3 years, nagpakatanga ako ng 3 years, pero aminin ko, iniwan ko na dahil hindi na ako masaya. Hindi na talaga ako masaya, paulit-ulit na lang, pagod na ako, I'm so exhausted, drained, mentally, emotionally, physically, lahat. Ginawa ko ng lahat, binigay ko ng lahat, pero wala eh. Uwi na lang niya pa rin ako. Then, so months ago, iniwan ko na. Yeah. So yun na, let's go back. And sa bago ko ngayon, sobrang napakabait niya. Hindi siya nag-ghost, lagi may time sa akin. Napaka-sweet niya. Lahat ng mga hindi ko naranasan sa mga dati kong minahal at sa ex ko, etong taong to siya yung gumawa at nagparamdam sa akin nun. Hi, baby. Hazel. Yan. So, yeah, na ano nga eh, grabe yung first time, lahat parang ano, first love. Hindi, kasi hindi ako nabulag ah. Kumbaga, tinamaan ako talaga sa kanya. Hindi dahil sa itsura niya, kundi dahil sa kung yung iyak ako, grabe. Kundi dahil sa napakita niya, pinaparamdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Yun. So, dahil ayun, parehas kaming galing daw sa maling tao. Ayan, kaya ganun namin kamahal ang isa't isa. Nagkakaroon siguro kami ng mga problema, hindi pagkakaunawaan, ganyan. But, okay, sige, sa amin na lang yun. So, not overshare, don't overshare. Okay, basta ito lang. Yun. Well, nare-resolve naman namin yun. And, hindi siya yung tipong ghosting. Hindi siya ganun.
nalilate siya ng reply or ng update, pero still, nandyan pa rin siya para sa akin. Yes, wow. Grabe. Ano eh, wow talaga. Para bang, true love, ganyan, answered prayer, na, Lord, sana makatagpo naman ako ng taong, siya na yung mababaliw kesa sa akin, yung hindi ako yung mababaliw, yung hindi ako yung maghahabol. Hindi, sadyang mahal niya lang talaga ako. Dahil pares taming tinanggap ang isa't isa sa kung ano man kami. Ganun. Mabait siya. Sobra. Napakalambing. The best. The best. Ayun. And grabe talaga eh. So, ayun nga. Sa pag-overshare sa ano, wag. Kumbaga, magkaroon tayo ng self-control. Yan. Siguro dapat makiramdam din tayo, mag-reflect din tayo na, teka lang, baka parang ano, medyo, alam mo yung parang masyado na yata tayo madaldal, ganyan na halos lahat sinabi na natin dun sa mga nasasabihan natin, napapagkwentuhan natin na ano, yung taong to ay ganun, na parang may pangit sa side niya, ganyan, o sa sarili mo, yung kung ano yung nangyayari sa buhay mo, baka mamaya, yung taong yun na kinaikwentuhan mo, eh, nag-iisip na pala na hindi maganda again sa'yo, hindi natin maiwasan yun, oo, so, kaya dapat, biloki lang tayo, be private sa sarili nating buhay. So, ayun nga. At yung mga marami na ikisaw-saw, mga nangingialam, yung mga, ano, ang hirap lang ganun. Wala kang peace. Yeah. No peace. Peace of mind, peace of shit. Basta. So, be mindful, be, ano na lang tayo, ingat-ingat, sobrang maging maingat tayo sa mga sinasabi natin, sa lahat ng mga pagbuka ng bibig natin, self-control, self-discipline, dahan-dahan tayo sa mga kinikwento natin, diba? Huwag masyadong detalyado, kung maaari, huwag na nating, huwag na nating ilhad kung mga hindi dapat na sabihin, baka ma-misinterpret ang iba. Again, paulit-ulit ko sinasabi, so better to do na lang kaysa mag-share ka sa ibang tao na kala mo na mapagkakatiwalaan mo, or siguro idaan lang natin sa dasal or journal, diary, ganyan. Yun. Kasi ang hirap na sa panahon na to, na lalo na ang daming makakatindila, diba? Tapos, ayun na, pangit pa yung balik sa'yo. So, ikaw din ang mamumroblema, ikaw din yung masasaktan, diba? Eh, sa'yo din yung magiging, ano nun, paghihirap nun. Magiging cause pa ng anxiety mo, madedepress ka pa, kung ano man yung sabihin ng tao sa'yo, isipin ng tao sa'yo, o sa ano man lagay ng sitwasyon mo. Yun. So, ayun lang. Be careful. Huwag na mag-overshare masyado. Huwag na mag-overshare. Huwag na magtiwala. Be low-key, be private. Yun lang. Yun. So, thank you guys for listening and for watching. Hanggang sa muli. Thank you guys. God bless and good night.